Kung naghahanap ka ng napakagandang style of basketball, nasa tamang video ka. Dahil pag-uusapan nga natin sa video na ito ang 2015 Atlanta Hawks, kung saan sila ang nanguna sa Eastern Conference standings with a 60-22 record. Isa lang din sila sa dalawang teams noong season na yon na umabot sa 60 panalo. Yung isa nilang kasama mga idol ay syempre ang eventual champions noong season na yon na Golden State Warriors. Bago natin to ituloy mga idol, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa ating channel, ay pakiclick na lang po ng subscribe button at post notifications bell button para maging updated ka sa ating mga videos. Okay, para mabigyan kayo ng mas malalim na context patungkol sa team na to, nagkaroon lang naman sila ng 4 na all-star players noong taon po na yan. Ito nga ay sina Al Horford, Paul Millsap, Jeff Teague at Kyle Korver. At hindi lang po iyan, sila lang din sa history ng NBA ang nagkaroon ng 5 players na sabay-sabay naging Eastern Conference Player of the Month sa buwan ng January 2015, kung saan ang team ay nagkaroon ng 17-0 record noong buwan po na yun. Ganon kalupit yung team na to mga idol. So punta na tayo sa mga plays. Ang kanilang go-to play mga idol ay ang motion offense. Mamaya i-explain natin kung bakit maganda yung ganitong klaseng opensa. Dito dinadala ni Jeff Teague ang bola at ipapasa niya to kay Millsap sa top of the key. At dito na magsisimula ang lahat. Mamaya, mapapansin ninyo na parating ipapasa sa big man na nasa top of the key ang bola kapag nagsisimula ang opensa. Pinasa na ngayon ni Millsap ang bola sa kabilang side ng wing kay DeMarre Carroll. Sabay may off-ball action tayong makikita dito dahil magsiscreen itong si Teague kay Korver at itong si Millsap din ay magbibigay ng off-ball screen. Pagdating kay Korver, wala na. Finish na. Ngayon ang kagandahan dito sa motion offense na to mga idol ay walang definite na titira. Dahil nga motion, free flowing yung offense at kahit sino ay pwedeng tumira kung sa tingin nila ito yung pinakamagandang tira na makukuha nila sa possession po na yun. Dito ay ginawa ulit nila yon laban sa Miami Heat. Pagpasa kay Horford sa top of the key, ipapasa sa kabilang wing sabay magbibigay itong dalawang to ng off-ball screen para kay Korver. Tignan nyo dito mga idol na gagawin nila ulit yung play na dalawang beses na nating naipakita. Kaso ang kaibahan, hindi na ipasa kaagad kay Korver dito. Tignan nyo yung mga tao nila. Si Amir Johnson kay DeMarre Carroll, Terrence Ross kay Kyle Korver, Tyler Hansbrough kay Al Horford, DeMar DeRozan kay Paul Millsap, at si Kyle Lowry kay Jeff Teague. Mamaya tignan nyo yung mangyayari. Dahil nga ang pinaka-mismatch dito ay si DeRozan na isang wing player ang bumabantay kay Paul Millsap, itatry nila na ibigay kay Millsap ang bola. Kaya ganyan ang postura ni Millsap at itong si Lowry naman ay nag-aabang para tumulong kay DeRozan kung sakali. Hiningi ni Al Horford ang bola para mawala masyado ang pressure kay Millsap, pero kaagad naman niyang binigyan to ng inside pass. Kaya ayan na, kita nyo na yung play mga idol. Pagsalo niya ng bola, kinuyog siya ng mga Raptors player at literal na sa kanya lang sila nakatingin lahat. Pinasa niya kay Jeff Teague ang bola sa labas, then swing pass papunta sa isang libreng Kyle Korver. Dito naman mga boss, ganun ulit. Pasa sa big man sa gitna, then magbibigay ng dalawang off-ball screen kay Korver. Hindi niya nagawang tumira dito kaya nag-dribble na lang siya. Pero tignan niyo dito mga idol na habang nagdi-dribble siya papasok, eh may off-ball screen na namang nagaganap sa strong side para makapag-cut si Mac. Dahil dito ay wala na. Nagulo na yung depensa dahil yung atensyon na naman po nilang lahat ay nakatingin lang sa isang tao. Kaya madali nang naikot ng Hawks ang bola. Dito po ay ibang look naman. Pagpasa kay Millsap sa top of the key, binigay niya to kay Korver na nasa left wing. Kung kanina si Korver yung tumatakbo at dumadaan sa mga screen, si Thabo Sefolosha naman yun ngayon sa weak side. Pero hindi niya pinasa at binigay na lang po niya kay Horford para sa isang post-up opportunity. Magsiscreen dito si Korver pero inipit na ng Lakers yung opensa sa gitna kaya pinostehan na lang ni Horford itong si Hill at naka-score. Ganito rin yung ginawa nila dito. Imbis na tapusin yung off-ball series sa weak side, pinasa na lang nila kagad sa poste dahil hindi ine-expect ng kalaban na doon pupunta ang bola at hindi na makakapag-help ang mga kakampe.
Dito rin po ay ganun. Dito mga idol, makikita ninyo na nag-shortcut ulit ang Atlanta Hawks sa opensa nila. Nakadikit na kagad yung defender ni Kyle Korver dito sa kanya pero hindi pa magsisimula ang play. Pagpasa sa big man sa top of the key, marami na talagang options dito. Dito pa lang pumipwesto na si Millsap sa gitna, then handa na itong si Cephalosha na kunin ang bola. Itong tao ni Kyle Korver naman na si Cleanthony Early ay nag-relax at lumuyo sa kanyang bantay kaya na-recognize yun ng Hawks at hinand off bigla kay Korver. Hindi mo talaga malalaman mga idol kung sino yung titira. Dito sa play na to, ganun ulit. Pero this time naman, medyo iibahin na naman nila. Gagana yung versatility dito ni Al Horford. Ayan, pinasa kay Korver ang bola at ipapasa syempre sa top of the key kay Horford. Tulad nung sa huli, hindi na ipapasa ni Horford sa kabila at ibabalik na lang kay Korver sa pamamagitan ng isang handoff. Dito mga idol, pwede nang itira ni Korver pero nag-drive na lang siya para mag-collapse yung depensa sa kanya at libre na po si Al Horford para sa isang mid-range shot. Ito, gusto ko yung execution nila dito. Dinadala ni Jeff Teague ang bola at syempre ipapasa pa rin niya sa gitna kay Horford. Then swing pass kay Kyle Korver sa kabilang side ng wing. Ito yung parang unang play na pinakita natin kanina. Dalawang off-ball screen action sa weak side para makuha ni Cephalosha ang bola pero hindi niya pwedeng itira. Kaya ngayon, horns na ang ginawa ng Hawks. Dalawang players yung nasa magkabilang kanto ng free throw area. Pinasa niya kay Horford sabay biglang fake cut para mabiso yung kalaban. Tapos balik ulit sila sa dalawang off-ball screen na parang kanina. Dito mga idol, pwede na ipasa kay Korver to eh. Pero pinasa naman ni Horford kay Teague ang bola sa right corner at nagbigay siya ng screen. Sa pagdaan niya sa screen, mismatch na po ito. Nasa likod yung defender ni Teague at 2 versus 1 na lang to. Pinasa ni Teague sa rollman at nawalan siya ng espasyo pero tignan nyo na lahat na naman ng mga players ng kalaban ay nakatingin lang sa iisang player. Kaya andyan si Cephalosha para mag-cut at lumay up. Then lastly mga idol, ito. Tao-tao ang depensa ng Lakers. Si Kobe kay Cephalosha, Wesley Johnson kay Shelvin Mack, Ed Davis kay Paul Millsap, Jeremy Lin kay Jeff Teague, at si Carlos Boozer kay Pero Antic. As usual mga idol, pinasa ni Mack ang bola sa top of the key kay Paul Millsap. Hindi pwedeng ipasa kay Teague mga idol kaya binalik na lang niya kay Mack. Meron na po bang switch na naganap? Wala pa. Pero pagtapos ito, meron na. Magbibigay ng screen itong si Paul Millsap kay Mack at ito na ang ating unang switch. Wala sa dalawang to ang unang nag-switch mga idol kundi itong si Boozer ang tumulong para i-cover si Millsap na magro-roll sa basket. So yung tao ni Boozer kanina na si Antic yung walang bumabantay pero andyan si Kobe para tumulong din syempre. Balay dalawa na yung kinocover ni Kobe dito. Itong si Antic at si Cephalosha doon sa far corner. Ngayon mga idol, ito na. Ang problema dito ng Lakers ay itong si Ed Davis. Wala siyang tinatao ngayon at ito ang nangyari. Pareha si Boozer at si Davis yung babantay kay Antic dito kaya nalibre si Millsap para sa isang mid-range jumper. Bali yan mga idol, tulad nung sinabi natin kanina, ang kagandahan sa opensa na ito ay hindi mo talaga alam kung sino at saan manggagaling yung tira. Pwedeng sa labas, sa loob, or sa mid-range. At lahat ng to mga idol ay naging posible dahil sa brilliance sa pag-coach ni Coach Mike Budenholzer noong panahon na yon at siya rin ang nag-uwi ng Coach of the Year Award. Ngayon mga idol, siya na ang coach ng Milwaukee Bucks na number 1 ngayon sa NBA standings. Sa kasamang palad mga idol, nalaglag ang team na ito sa Eastern Conference Finals 2015 sa kamay ng Cleveland Cavaliers. But still, historically great talaga yung season ng team na ito at magandang klaseng basketball talaga yung ipinakita nila. Let me know mga idol kung ano ang masasabi nyo sa video natin ngayon. Itype lang po ang inyong mga komento sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakiclick na lang po ng like button, subscribe to this channel at sana nga po ay nag-enjoy kayo.
Sa lahat ng idol natin dyan, mag-iingat po tayo, stay at home, and stay safe. This is Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.